JCM 1 MDL mini driving lights. Yan oh, low beam. Last do. High beam. Oh, low beam lang tayo. Ayan, binigyan ulit tayo ni JCLED na ano, mini driving lights. So, this time yung ano na, yung mismong brand na niya. JCM 1 mini driving lights. Ayan. Yung low beam niya white, tapos yung high beam niya white and yellow. Ah, wait, try natin. So, madilim dito eh, pero medyo maliwanag pa eh. Gala kami ni OBR ngayon gabi. Ah, high beam, ang lakas oh. Low beam lang. Ah, naka 3-way switch yan. Atom 3-way switch. So, salamat bro JC sa ano, regalo. Ah, napaka solid mo talaga. Dati kasi binigyan niya din ako ng ano, mini driving lights. Kay Honda Beat ko naman nakakabit yun. So may discuss natin yung mga LTO guidelines para sa ano, sa tamang installation ng mini driving lights. May guidelines kasi yan. Pero bago natin discuss yun, syempre pakita ko muna sa inyo yung installation process itong JCM1 mini driving lights. Alright, yan na yung ano natin, MDL natin na bigay ni JC. Ito yung nabili ko na bracket para sa Honda Click. Yan. Tinest fit ko na kasi ito kaya nakakabit na siya. Ito yung MDL niya. JC LED. Kakabit natin to sa ano, sa bandang frame ng mismong motor. Para pag binaklas natin yung harapan, hindi siya kasama. No. Naka-fix siya dun sa frame. Ito palang kasama nitong bolt. And, nilagari ko kasi sumasabit siya eh. Pag nilagay na natin dun sa na motor. And, tinanggal ko na lang to. Ito yung gagamitin natin na tri-switch. Ayan, Atom. Version 2 tong Atom na to eh. Pwede tong ano. Ano. Pwede tong side mirror mount. Ayan. Tapos pwede rin clamp mount sa handlebar. Ito. Ganyan siya. Ang depende na sa inyo. Sa akin ang gagamitin ko itong ano, handlebar mount. Natabasan ko na rin yung ano ko eh. Yung sa grips ko. Kasi hindi kakasya to sa grips. Bali, tinabasan ko yung grip. Tapos ako siya inilagay. Para sakto yung fit niya. Medyo okay naman na testing ko na. Pero pwede nyo rin gamitin na ano, side mirror mount lang. Ganyan siya. Pwedeng pang kanan, pwedeng pang kaliwa. Version 2 to eh, na Atom MDL switch. And 850, bili ko, Shopee. Meron din siyang kasama nito. Ayan. Kabit mo lang yan dyan, tapos ito yung wiring niya, tatlo. Tapos syempre, kailangan natin ng ano, relay, SPST relay. So, ang nabili ko, Bosch relay. Ito para urig talaga, magandang klase. Matibay, ano, ito yung ginagamit ko lang relay eh. SPST to. Single pole, single throw. So, dalawa yung ano niya, output niya ng power. Pwedeng 87, pwedeng 87A. Same lang, kahit alin dyan, pwede. Bosch relay. 130 yata isa nito, ang nabili ko. Tapos, kailangan din natin ng mga automotive wires. Ayan. So, tigpa 5 meters yung binili ko eh. 16 gauge para sa supply na ano, tsaka sa negative supply ng relay, tapos 18 gauge yun sa ibang wirings yan. Tapos kailangan din natin ng inline fuse yan, para sa battery. May nakalagay na itong may kasama na ito eh, 7.5 amperes. Tapos para sa trigger natin, accessory wire, ito gagamitin natin, fuse stop yan, fuse stop sya, mini fuse stop. Kakabit natin ito dun sa ano, sa accessory wire na sa may battery yan, para magkaroon siya ng bagong connection na magkaka-power lang pag naka-on yung motor. Pag nakasusi, ano, accessory wire, fuse stop gagamitin natin. Dahan din natin ito, mga
ring terminals para sa positive at negative. Nakabit natin yan dito. Ayan, diagram naman tayo. Ito yung representation ng MDL. Ayan, may tatlo kasi yung wires. Ayan. High beam, low beam, tsaka negative. So ito yung relay, representation ng relay. 85, 86, 30, 87. So ito yung MDL switch natin. Tapos ito yung battery. Unahin natin dyan yung positive ng battery. Ayan, ito. Kuha tayo dyan ng supply. Tapos kakabit natin yung inline fuse. Ayan, ito. Inline fuse. Mamaya pakita ko sa inyo yung computation ng ano. Kung ilan ba dapat amperes yung ilalagay na fuse. Ayan, ito yung inline fuse natin. So papunta yan sa number 30 ng dalawang relay natin. Ayan. Punta yan dyan. Dalawang 30. Tapos yung sa negative naman ng battery natin, dyan natin nire-recta yung mga negative nito mga to. O sabi nga kanina, itong MDL, negative yung dalawa dyan. Sabihin natin na ito. Yan, negative. Papunta yun dito sa battery. Ito, negative din. Tag-isa sila. Tapos yung high beam at low beam wire, yan ito. Itong red tsaka itong yellow. Sasamahin natin yan. Yan, red to red, yellow to yellow. Tapos, kakabit natin yan dito sa 287 ng dalawang relay. So, yung isa dito, yung isa naman sa kabila. O, tapos, sa trigger naman ng relay, kailangan dyan pasukan ng positive at negative. So, yung isang side dyan, kahit magkapalit, negative yung isa. Punta ang negative ng battery. Tapos itong 85 at 86 or yung kabilang side ng relay natin, kailangan niya ng supply para matrigger siya. So kailangan switchable syempre ito. Kung halimbawa ito yung high beam natin, yan high beam, papunta yan dito. Ito yung magiging trigger nitong isang relay ng high beam. Tapos yung kabila naman, ito. Ito naman yung magiging trigger ng kabilang relay para sa low beam. Tapos para magkaroon to ng supply or ng 12 volts, kailangan natin ikabit sa ignition. Ito, itong gitna. Yan, ignition yan. Ignition via fuse tap. Yan, ito yung magiging trigger. So pag nasa gitna to, naka-off. Pag pinindot mo yung low beam, ito, sinwitch mo ng low beam, magkakaroon ng power to. So pag may power na to, matitrigger niya itong relay na to. Ayan, may energize yung coil. Ito, magkakaroon ng supply papunta dito sa low beam. So, ganun din yung kabila. High beam naman. Mapakita ko na sa inyo yung ano, computation na kung ilang fuse ba yung gagamitin dito sa inline fuse natin. Para makompute nyo yan, kailangan i-apply natin yung Ohm's law. Hindi ko na-explain to. Dito tayo sa mismong formula. No? So, ito lang yan. Power. Yung power natin, ito. Kung ilang watts yung ano, accessory na ilalagay nyo ito. Ito, 15 watts to each. Ayan, 15 watts per bulb. So, 30. Ano? So, 30 divided by voltage. Yung voltage naman, yung kung ilang volts yung battery nyo. Ayan, sa atin, 12 volts. So, 30 divided by 12. Kapag ginampit nyo yan, 2.5. So, 2.5. Tapos, ang rule of thumb dyan, kailangan 1.5 times yung ilalagay nyo yung amps. Ano ba kung ang requirement niya 2.5 amperes. So, kailangan i-multiply nyo yan sa 1.5. So, ang kailangan natin 3.75 amps na fuse. Ano? Kasi wala naman tayo nun eh. Kung may makikita kayo nun, pwede. O, pwede rin niya siguro 5 amps. Pwede. So, meron kayong mahanap na 3.75 amps na fuse. Yun ang para dito. Pero syempre, kukumpitin nyo pa rin kung ilang watts yung lalagay nyo ng accessories. Ano? Gagamitin na lang natin itong 7.5 amps. 7.5 pala ito. Wala ko nung 5 amperes eh. So, prepare ko na muna to. Itong mga wiring nito, ihihinang ko na yan. Sa relay. Yan, kabit ko na itong mga to.
nag-spite ako na lang pag na-prepare ko na bago natin i-install sa motor, ano. Yan yung mga parts natin, medyo na-prepare ko na yung fuse stop, yung balas ng dalawang MDL, yung MDL mismo, mga relay na hinanga ko na rin. And ito yung dalawang 30, punta yan ang battery. Ito yung negative natin, kabilang side ng 85 at 86. Yung palang fuse natin, ano, bumili na ako kanina ng 5 amperes. Yan, 5 amperes na yan. Yan lang yung pinakababa. Wala talaga ng 3.5 amperes. Ito yung 7.5 na kasama nito. Nakabili tayo ng 5 amperes. Ito gamitin natin. Ito rin gagamitin natin sa fuse stop. Ano. Ito. And ito yung original sa lalagyan ng battery. Yan, 10 amperes. Pero yung extrang linya, ito yung maging extrang linya natin eh. Ang ignition. 5 amperes lalagay natin dyan. Yan, yung fuse stop natin. 5 amperes yung sa fuse stop ng linya. Ito yung original, 10 amperes. Ah, dito natin lalagay yan. Ito yung sa may ignition. Pinaka ilalim sa may kanan. Dito may makikita. Yan o. Ignition. Saksak lang natin yan dito. Yan. Para magkaroon tayo ng extra linya. Dito. Yan, tapos 5 amperes yung fuse nyan. Nakadaanin lang natin yan doon. Tsaka yung positive at negative. Yan, balutan ko na ng electrical tape, na palusot ko na dito. Yan, ito pala para mapalapat nyo to. Wala nyo tabasin yun. Yan yung dulo ng fuse holder. Kasi umangat yan eh pagka ano. Pagka hindi nyo tinabas. Kailangan tabasin nyo para lapat na lapat to pag nilagay. Ito kabit na muna natin. Itong 3-way switch. Yan, sa clamp ko ilalagay sa handlebar. Yan, dyan ko lalagay. Ito tinabas ko na. Kasi sakto yung fit nito dito. Yan, nakabit na natin yung 3-way switch. Low beam, high beam. Clamp type sya. O yung wire nya ito, punta rito. Yan, sinama ko na sa harness dito. Yan, paganyan. Para pag nililigaw mo sya, hindi sya may hila. Sakto lang yung slack. Yan, tapos ito, baba. Yung wire nya. Kabit naman natin itong ano, bracket ng MDL. Bali dito yan natin ikakabit. Yan, sa tornilyo na yan. Yan, sa bolt na yan. Ito. Yan, yan. Yan, nakabit na natin yung MDL bracket. Yan, dito. Pwede mo naman adjust yan. Sa dapat di tatama sa fairings pag kinabit na natin yung harap. Ah, nakabit ko na itong ano, no? Itong inline fuse. Ito yung 5 amperes. Dito yan sa positive. So, ito yung negative. Ah, yung negative. May balot na mga electrical tape. Ito yung fuse stop natin. Yan, dito yan dumaan. Ito sa may sulok dito. Mababang ganon. Ito, pakiat. Yan, pakiat yan. Ayan yung papuntang relay. Positive. Positive at negative. Tapos ito yung sa ignition natin or yung fuse stop. Ito palang inline fuse, no? Dapat nakaganto sya. Ang ganyang pwesto nya. Tapos may gilid dito. Para dyan sya susuot dito. Yan, nainang ko na tong ano. Itong galing sa 3-way switch natin. Yan, tatlong wire yan. Ito, yung black, yung common. Papunta yan ng ignition or fuse stop. Ito yung fuse stop natin. Yan, nakahinang na yan. Tapos ito, yung low beam, kulay white. Ito yung magiging low beam natin. Ito rin natin kakabit yung low beam ng MDL. Ano? Ito naman yung high beam, yung yellow wire. Yan, nakahinang na yan. Lahat. So, kabit naman natin itong ano, yung dalawang MDL. High beam at low beam. Tsaka yung negative ng MDL, dito natin itatap. Yan sa brown. Yan, negative yan, ipuntang battery. Yan, nakabit na natin yung high beam at low beam ng ano, ng MDL ito. Yan, pinagsama ko. Dapat pagsama, kasi dalawa yan eh. Tapos yung negative ng MDL ito, tinap ko na dito sa negative, pupuntang battery. Ano yung wiring natin? Testing naman natin. Ano.
Hanapit ko na yung battery. Testingin na natin. Ano natin. Ano, low beam siya. High beam natin. Yan, high beam. Low beam, off, high beam. Yan, yellow yung high beam ko. Yellow, white yellow, halo to eh. Yan, low beam, high beam. Okay na, ayusin ko na lang yung ano, yung cable management nito. Tapos i-set natin mamaya yung angle niya. Mayang gabi. Yan, ayos ko na yung ano, wiring natin. Yan, malinis na yan. Ito yung sa balas na sa loob. So ito nakabit na sa MDL. Yan, ito yung sa dalawang relay. Andyan nakabit. Tapos pababa yung wiring, papuntang battery. Ignition, power, tsaka yung negative. Tapos pataas itong ano, puntang switch. Sing ulit natin, baka hindi guman eh. Low beam. Low beam, off, high beam. Nice na. Kabit ko na lang yung ano, fairings, tapos i-set natin mamaya yung angle nito. Ano, buko na si click. Adjust natin yung ano, aim na ang MDL. On natin. Post low. Low din natin yung MDL. Ayan, low. Ayun yung buga nung headlight natin sa taas. Ang ginawa ko yung the bit nun sa isang MDL ko na bigay din ni JC. Mababa lang siya ng konti sa headlight. Mga ganyan. Tapos patay konti. Tapos papantay din natin yung kabila, syempre. High beam ng headlight. Mahina lang, oh. Low beam ng MDL. Mababa siya ng konti. High beam ng MDL. Yan. Ngayon lang settings ko sa aim. Mababa ng konti yung low. Para pag nag-high ka, yan. Yan dyan mo mas kitang-kita na. White at yellow yung high. Yung low beam, white. Yan. Ang JCM1 MDL. Yan. Igpitan ko na lang yung mga tornilyo lang tapos okay na yan. Hindi tayo dadaan sa ano, sa Air Force City. Madilim dito eh. Para makita natin yung MDL. And madilim na, samang tama. Hindi maliwanag pa kanina eh. Ayan, madilim dito. Ayan yung MDL natin. Low beam pa lang yan. Pagka yung ganyan na wala masyadong street lights, dyan nyo kailangan mag high beam. Sa settings natin. Sa settings nga natin, mababa ng konti sa low ng headlight. Para pwede mo siyang buksan na hindi ka makakasilaw. Ayan, kasi sa guidelines yun eh. Wag mong gagamitin, may kasalubong. Pero depende sa ano mo, sa tutok na MDL mo. Ito kasi yan, hindi nakakasilaw eh. Oh. Kasi mababa yung buga niya kaysa sa stock headlight. Pagka kasi pinantay mo sa buga ng headlight mo, yun ang nakakasilaw. Ayan yung high beam niya. Na mas kita na natin. May low beam, sakto lang. Tama lang. Pag nag-high beam ka, doon siya malakas. Ito niyo yung mga kasalubong natin dito. Puro naka auxiliary o may naka-high beam. Dilim kasi talaga dito. Sa guidelines naman tayo. O, number one niya, kailangan merong switch yung MDL nyo, syempre. Separate switch. Ito, may separate switch, three-way switch nga. Hindi mo siya pwedeng i-ano, na wala siyang sariling switch, yung kasabay ng headlight. Pwede yun, pero dapat may on-off siya. Ito kasing sa atin, may sariling switch talaga. So, high beam at low beam. May off. Ayan, middle off to eh. Ayan, naka-high beam tayo. Malakas. Ayan, high beam pag walang kasalubong. Low beam pag may kasalubong kasi hindi man nakakasilaw to. Ayan, may separate switch dapat. Para pumasa sa LTO guidelines. Ano? Ng auxiliary lights. Ganda talaga kitang-kita eh. Oh.
Dati mahina talaga. Mahina talaga yung ano. Although malakas naman yung sa stock ng headlight ng click, pero mahina pa rin eh. Lalo pag walang street lights. Kaya pag naka-off, tanyo, wala. Takon natin yung MDL low. Di ba? Mas malakas siya. Definitely. Next guideline natin, kailangan ano siya, kailangan white or yellow ang kulay. Yun lang, white or yellow lang ang pwede sa na auxiliary lights. Hindi pwede ibang kulay, no? Uliin kayo nun. Itong sa atin nga, yung low beam nito, white. Tapos yung high beam, white and yellow. Kaya pasok to sa standards. O, dapat din yan yung buga niya. Dapat ano, nakatungo. Tapos hindi siya nakatagilid, hindi siya nakaganon, kakanan o kaliwa ang tutok. Dapat tuwid lang siya. O, medyo papasok ng konti. Yan, ganun dapat ang tutok niya. O, next guideline natin, yung ano, yung mounting niya. Ay, sa atin nga, naka-mount sa ano, bandang T-post, ano, sa may batalya mismo. So, mga mounting options siya dyan, ganyan. Hindi siya pwedeng i-mount sa nagpa-vibrate. Yung umaalog-alog siya na ganun. Lalong-lalong hindi pwede sa ano, sa front shocks. Yung bawal na bawal 'yon. So kailangan hindi mo siya ilagay sa gumagalaw na ano part. Ano ba 'yan? Sa manibela, hindi rin pwede 'yan. Kasi gagalaw 'yan eh. Yung kailangan naka steady lang siya ba? Naka steady yung ilaw niya. Hindi gumagalaw, oh, fixed. Bawal sa moving areas. Bawal mo dun i-install yung auxiliary lights mo. So next natin, bawal mo siyang gamitin ng ano, sa mga well-lighted streets. Yan ito, maliwanag dito, pwede mo na i-off yan. Kasi kita mo naman eh. Ayan, pag gaganyan mga well-lighted streets, i-off nyo na, bawal mo siyang gamitin. Or pag may kasalubong. Pero sa case nga natin, yung adjustment ng tutok nitong MDL natin, hindi mo siya nakakasila. Kaya pwede mo naman siyang gamitin ng naka-low beam kahit may kasalubong. Kasi hindi mo sila masisilaw. Yan, loo na natin. Medyo madilim na rito. Last talaga, oh. Mas malakas to dun sa isa, no? Ano kasi yun, eh? 10 watts per bulb, eh. Ito 15 watts per bulb, kaya mas malakas. Yung JCM1 na, ano, MDL. Next guideline natin, ano? Dapat, ano lang siya, 6 bulbs per, ano, per ilaw. Or 6 na LED. 6 na LED yan, eh. Yung laman ng ano, isang ilaw. So, bali maximum of 12 ang allowed. O, hindi kayo pwedeng ano, bawa, apat na ganyan. Apat na MDL, bawal na yun. Apat dalawa lang, tapos taga-anim lang na bulb or LED. Yung mismong isang ano, ilaw. Bali, 12 maximum. O, next natin, dapat hindi siya mas mataas sa handlebar. Yung position ng ano, ilaw. Ay sa atin, mababa yan eh. Tapos yung last natin, hindi mo siya pwede ipalit sa headlight. O, gawing substitute as headlight. Halimbawa, nasira yung headlight mo, hindi mo siya pwede pamalit. Dapat ayusin mo yung headlight mo. Ayun yung mga guidelines na ano, na para hindi kayo mahuli, no? Guidelines sa auxiliary lights ng ano, LTO. Ayun. Ayan, naka-high beam, oh. Ito mga dilim dito eh. Ayan ako, naka-high beam, oh. High beam nga tayo. Ayan, silawan tayo. Joke lang yan, ako yung gagawin yan. Siguro senya-senya lang pag naka-high beam sila. At tayo, low beam lang. At tapos hindi nakakasilaw masyado yan kasi hindi talaga siya nakakasilaw kasi nga mababa yung tutok. Ayan, para magagamit pa rin natin, no? Mga madidilim kahit may kasalubong. Okay na okay ito sa mga ano, mahilig mag-ride ng gabi o inaabot ng gabi or madaling araw lumalakad, ano, para niya kitang-kita niya kung merong hazard sa kalsada. Dito na siguro tapusin yung vlog, no? Salamat ulit, bro JC, sa regalo. Alright mga bro, ride safe.